Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanik TV, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, hala kabaro ni Mayo na shock, tinuro na ni PBBM, nagsalita na si Kong Busita Tulpo na gulat at yun, play na natin. Ito ang breaking news ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. PNP officials na mismo ang importer ng droga. Congressman Busita pinuking ang tanim ebidensya ng mga tiwaling pulis dahil sa quota system. Pero bago ang lahat mga kapanik, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanik, sa pagpapatuloy sa pagdinig ng kamera sa 990 kilos drug case, dismayado ang mga mababata sa hanay ng mga kapulisan hinggil sa kontrobersyang kaugnay sa Omanay cover-up sa pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Matapos mahulihan ng 6.7 billion pesos na halaga ng bawal na gamot sa Maynila noong nakaraang taon, ginisa sa Kongreso ang mga pulis na involved sa kaso matapang ang naging pahayag ng mambabatas na si Congressman Acob sa mga matataas na opisyal, at diretso na nga ang mga ito na baka sila ang nag-e-import ng mga bawal na gamot dahil hindi nila mapaliwanag kung saan nanggagaling ang 990 kilos. Wala naman daw na i-report na drug laboratory sa bansa at wala ding nahuli sa kosto. Matatanda ang tiniyak ng PNP na sasagutin ni dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang mga isyung bumabalot sa organisasyon, partikular sa usapin na illegal na droga. Napilit pa nitong dinidepensahan si PEDIC Director Brigadier General Narciso Domingo sa kaso ng 990 kilos na nakumpiska kay Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Sinabi rin ng dating PNP Chief Azurin na hindi na dapat sibakin si Domingo sa aspetong command responsibility dahil sa taga-PEDIC din naman anya ang nakalutas ng kaso. Samantala, Congressman Bonifacio Busita na dati ding opisyal ng PNP na talamak ang di umano'y quota system ng PNP. Nanlumo ang kongresista sa patakaran ng kapulisan dahil sa pagbibigay ng kanilang quota kung ilang pusher at user ng pinagbabawal na gamot ang kailangang mahuli at mapaslang. Dahil dito sa sistema ng PNP, kaya nagtatanim ng ebidensya o droga para lamang may mahuli at makasuhan. Desmayado nga itong si Congressman Busita sa patakaran ng PNP dahil sa marami di umanong sibilyan ang nadadamay sa masawang gawain ng ating kapulisan. Dagdag pa ng mababatas, ay dapat tanggalin na ang ganitong sistema sa PNP dahil sa sobrang daming pamilya ang mawawasak dahil sa nataniman ng peking ebidensya ang isang membro ng pamilya. Ayon kay Congressman Busita, sa panahon ko na ako'y nasa serbisyo pa ng PNP, naranasan ko po yung quota system. Sinisingil kami every Monday, kailangan ma-meet mo ang quota accomplishment. Kung ikaw ang chief of police at hindi mo ma-meet ang quota para sa ramdam mo na anytime marirelief ka na. And one of the reason why napapabilis ang aking pagretiro, actually 3 years pa dapat bago ako magretiro. Mayroon kasi doon isa sa mga accomplishment na dapat magawa, mayroon kasi sa watchlist yun bawat destination. Hindi ko naman masabi doon sa provincial director na sir, 1 month pa lang ako, masyado mo akong hinahanapan. Hindi kami ganon, hindi kami na-train na answering back or whatever gawin mo, gumiti ka na lang. May mga hinahanap sa aming accomplishment doon sa watch list, syempre official kami, may pride eh, mapapahiya ka dahil parang ang dating mahina kang official. Sa ginawa ko, out of 21 na nasa watch list sa naratnan ko doon sa aking station, sinulatan ko yung families ng 20 na nasa watch list. Yung isa hindi ko sinali dahil murder ang kaso. Nakipag-meet ako sa kanila na sinabi ko mas maganda na isurrender na nila ang kanilang kapamilya na nasasangkot sa bawal na gamot. Dahil may magandang programa si General Bato, ngayon senador na, kapag mag-surrender ka, tatanggalin ka sa watchlist. And less than 1 week, nag-surrender yung 20. Bumilang lang ilang araw, sinibak ako sa pwesto. On code. Dagdag pa ni Busita, nang ma-meet niya ang isang senior, sinabihan siya nito na mahina ka eh, pinasurrender mo lang yung 20. Kaya sabi ni Busita,
hindi acceptable sa iba yung maganda na dapat mong gawin. Kaya naman naniniwala si Congressman Buceta na ang root cause nito ay ang kota-kota system accomplishment ng PNP. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang ganda sa istorya mo, sir, mabuti ang ginawa mo, tapos tanggalin ka sa pwesto, ngunit yan ang pagsubok lang, sir. Dapat pinasurrender mo, pabalikin sa normal gayunpaman, nawala sila sa runner kaya nirelieve kasi sa pwesto, yan ang patunay, sir. Totoo po yung may nagtatanim na mga pulis sa mga hinuhuli kahit wala silang makita, kaya kawawang mahihirap at kahit walang warrant of arrest, hinuhuli dahil sa gusto tumaas ang ranggo. Mabuhay po kayo, Sir Buceta. Keep helping those who are in need na talaga sa public servant. Totoo naman ang mga kapulisan, karamihan sila ang sumisira sa maraming buhay ng mamamayang Pilipino kasi tanim droga, tanim ebidensya, tanim bala. Kawawa ang mga anak ng mga pamilya nila. Sana tanggalin na ang kota-kota system ng kapulisan. Idol Congressman Buceta, napakalinaw magsalita, nakakatulong, nakakahanga, at napakatalino po niya. Mabuhay po kayo. Nakakahiya sila, siya yung nagpailal ng batas, sila yung tagapaghuli, sila din ang nagbenta. Mayroon pa silang sahod, kapal mukha. End quote. Na sila naman talaga ang nag-operate kay Mayo as per Captain Susongko na yung kanilang immediate superior. And then denying it dahil makakompromise o malalagay sa alanganin yung kaso ni Atadero na nasa korte. I don't see the connection. Mas maganda pa ngayon sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, big accomplishment yun. Inuli niyo si Atadero, inuli niyo itong si Mayo. Diba? Bakit yung pinoprotektahan si Mayo? Kasi kapag sinabi niyo hindi kayo kasama sa paghuli kay Mayo at kayo ang inilagay ng mga pangalan doon na humuli, ihina yung kaso. At alam niyo ako, ha? Tingnan niyo ako bilang isang tao na hindi gustong idiin kayo unduly. Ha? Naawa ko sa inyo, mga pulis kayo, mga dati ko kayong mga tauhan. Ayaw kong masira yung kinabukasan ninyo. Pero my God, dapat nalabas ang katotohanan dito. Kung ang katotohanan man ay masakit, tiisin natin yung sakit. Basta importante lalabas ang katotohanan. Ayaw ninyong magsabi ng totoo because you want to stick with your affidavit. Ito mga affidavit kasi nyo, takot kayo na ma-charge kayo ng perjury na sinabi nyo sa affidavit ninyo dito, tapos iba ang lalabas ngayon na sasabihin ninyo. Alam ko, yan yung dilema nyo ngayon because you started in this wrong footing yung operation ninyo. Mali-mali yung unang report na ginawa ninyo. Yun, ito na. Ayaw ninyo magka-problema kaya gusto nyo mag-stick dito at the expense of the truth. Ayaw nyo palabasin. Kaya nga, inaamin na nga ni PDIC Director, former PDIC Director, Reginald Domingo, na nagsimula ng isang maling report, ngayon, lahat na mali-mali na ang kasunod. Dahil itong affidavit niyo, these are drawing. Drawing na affidavit ito dahil resulta ito sa pagsusumikap na hindi kayo masira dahil nga may previous kayong attempt na i-cover up yung pagkahuli ni Mayo. Diyan ngayon, nagkalitsilitsi ang operasyon ninyo. As I have said, you cannot correct a mistake by making another mistake. Naawa ako sa inyo. Kaka-start pala ng police career nyo, nasisira na kagad kayo. So kung may bayag kayo, dapat ilabas niyo katotohanan. Challenge ko kayo. Ilabas niyo katotohanan, huwag kayo cover na cover. Wala rin kayo pupuntahan. After this, ikukuntim ko rin kayo kung hindi kayo magsasabi ng totoo. So, can I, with the permission of my colleagues? Mr. Chair. Yeah? Yes, go ahead. Bigyan natin ng huling pagkakataon to mga apat na police na ito. Bayeta? Bayeta ba pangalan mo? Kasi sabi ni Captain Susongko na kasama kayo sa paghuli kay Mayo nung October 8. Ngayon tinanong kita kanina, kung nasaan kayo nung October 8? Andiyan, nagpapahinga ba kayo sa bahay? Nasa headquarters ba kayo? Bigyan pa kita sa pagkakataon para sumagot. Nasaan ka? Your Honor, nasa area kami ng Manila, Your Honor. Pero di ko maano kung saan banda doon kasi di ko kabisado yung Manila, Your Honor. Nasaan ka? Nasa area ng Manila, Your Honor. Anong area? Pulis ano ka ba? Isoyo 4A. Yes, Your Honor. So hindi mo kabisado ang Manila? Yes, Your Honor. Kasi bago pa lang ako, Your Honor, sa Isoyo 4A, Your Honor. So inamin mo, nasa area ka ng Manila. Malapit dun sa scene? Hindi ko masabi, malapit, Your Honor, kung malapit o ano kasi, yun nga, di ko kabisado yung area, Your Honor. Pero nasa Manila ka? Nakikipag-coordinate ka kay Susongko? Your Honor. At the time?
Your Honor, that time kasama ko si Patrolman Bugarin. Patrolman? Oh, sige, sumagot. Bugarin, Your Honor. Kasama mo siya? Yes, Your Honor. Nasa kayo nun? Your Honor, paikot-ikot lang kami sa rekto. Ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At pag nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutan like, share, subscribe, at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. At yun nga mga kabalita natin, yung mga ilang balita nga patungkol nga dyan sa mga pulis na nasasangkot sa illegal na droga. Na kung saan dito talagang yung mga patungkol nga sa mga tinataniman nga doon ng ebidensya, no? Yung mga quota system. Ika nga ni Colonel Busita nga mga kabalita natin, yung yan yung mga isa sa mga malaking problema o kinakaharap nga dahil nga dyan sa quota-quota system na yan na talagang tinataniman nga at nadadamay nga yung mga syempre wala namang alam sa droga sapagkat nagpipilit makahuli nga ng mga sangkot sa illegal na droga o sinasabing nagdodroga nga para lamang dito sa quota system na to. Ito nga investigasyon nga dyan sa mga pulis, no? Sila Senator Rapi Tulpo at ito si Senator Bato at syempre si Jingo Estrada nga. Yan yung mga naging talakayan, no? Yan yung mga naging bato sa mga tanong dyan sa mga pulis na isinasangkot o yung mga pulis na kasama sa mga nahuli nga dyan dahil nga sa illegal na droga na yan. Na kung saan pilit nilang pinapaamin at pilit nilang kinukonsensya yung mga to o talagang tila ba mailap ang kasagutan na tila ba mga walang konsensya nga sa kanilang mga pinaggagawa nga dyan, no, sa kapulisan na talagang sila pa ang namumuno o sila pa yung nagiging dahilan ng paglaganap nga ng droga dito sa ating bansa. At kayo mga kabalita natin, no, kayo na lang bahala nga magkomento ng patungkol dyan sa inyong mga natunghayan at mga narinig nga. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo nga pagsuporta at patuloy nyo pagsubaybay at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.